Maying adlaw mga higala, sa hanay ng ating kapulisan, ilan kaya ang gaya ni Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay? Naka-assign siya sa 2nd Police Provincial Mobile Force Company sa Malacampa, Camiling Tarlac. Let me put it this way, itong si Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay ay halimaw. He is a monster pouncing on hapless preys. Mga kaibigan, bakit ganito ang aking opening? Because this Roderick Yasay incites outrage and disgust. Bawat araw na siya ay nasa serbisyo, para bang dinuduraan niya ang sagisag ng Philippine National Police. Alamin natin ang kahayupan niya sa biktimang si Ivy. Ivy, of course, is not the victim's real name. Nang una kong marinig ang sumbong ni Ivy, may mga tanong na nabuo sa aking isip dahil sa pagtatapat niya. Opo, siguro nagkamali ako nung pag-send ako sa kanya ng mga ubad na larawan. Pero wala naman po siyang patanghalain po ako. Mga kaibigan, masyadong komplikado ang sitwasyong pinasukan ni Ivy. Sobrang hirap po sa akin, lumabas na rin. Hindi mo po aabot dito kahit sa inyo na magpamidya ko. Hindi po totoo yung sinasabi ko. While at this, idagdag ko na ang pangalan ng isang buitre, Prosecutor Aladdin Bermudez Jr., hepe ng Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Ano naman ang ginawa nitong si Aladdin Bermudez Jr.? Well, simple lang naman. Nang dumulog sa kanya ang biktima ng rape, ganito ang sinabi ni Mokong. Nagulat lang yung buo ko na sinabi niya. Sinabi ko niya na ano, ang ganda ko daw po, tapos maganda yung tawan ko. Wala na ko ito na po niya yung mga picture ko. Siguro po, yung sinasabi po niya. Nangyari kay Ivy ang lahat sa Tarlac. Sa Tarlac din, pinatay ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca ang mag-inang Gregorio. Remember? Between the Nuesca killing and the rape of Ivy, however, malaki ang pagkakaiba. Mabilis ang brutalidad ni Nuesca. Ilang minuto lamang, patay agad ang mag-inang Gregorio. On the other hand, ang kahayupan nitong si Yasay ay tumagal ng 6 na buwan. Under his spell, Ivy agonized. The Sugarlandia of Central Luzon kung tawagin ang Tarlac dahil marami at malalawak ang mga taniman dito ng mga tubo na ginagawang asukal. Kung gaano katamis ang asukal, ganun namang kapait ang naging karanasan ni Ivy dito mismo sa 2 munisipalidad dito sa Tarlac. Sa Pura, Tarlac, lumaki si Ivy. Pangatlo siya sa 4 na magkakapatid na babae. Sa maagang edad, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Nawalan agad siya ng ama. Teenage mother si Ivy. 18 years old siya nang magka-baby. Nagalit man ang kanyang pamilya, ano pa ang kanilang magagawa? Mabait din naman po yung boyfriend ko nga po. Sinundigan naman po niya ako. Natigil sila ng pag-aaral. Nagtrabaho ang kanyang boyfriend. Nag-live-in sila. Pero ilang buwan pa lamang ang kanilang baby, nabiyuda agad si Ivy. Nagtatrabaho po siya sa SM po. Mm-hmm. Tapos nung papasok na po siya sa trabaho mga 5 a.m., na-aksidente po siya. December 30 po siya na-aksidente. Naging biktima ng hit and run ang kanyang boyfriend. Matinding depresyon ang tumama kay Ivy. Nung nag-isang taon po yung anak ko, hindi po ako natutunan gumala. Kumbaga, inaaliw ko po yung sarili ko para makalimot sa problema. Pero inisip ni Ivy, wala munang relasyon. Aalagaan muna niya ang kanyang baby. March 2021, sa isang resort sa Gerona, Tarlac, nagsimula ang pakana ni Roderick Yasay. Di umano, ang resort ay pag-aari ni retired PNP Chief Nicanor Bartolome.
Nagsinto kami that time ng mga friends ko. Puro babae po, kasama ko. Mga limang babae po, apat, tapos isa pong bakla. At that time, nasa resort ang isang VIP security na kilala ng kanyang kaibigan. Nakita mo siya? Nakita ko po siya, pero hindi, wala naman po akong anak ng interest nga po. That time, nag-enjoy lang po ako. Hindi ko nga po kasi siya kilala. The following day, tumawag sa kanya ang nasabing VIP security na ang pangalan nga ay Roderick Yasay. Nagpakalala ang Eric nga po. Sinabi po niya na yung friend ko, binigay yung number ko sa kanya. Doon nagsimula ang pakikipagkaibigan ni Ivy sa Halimaw na Pulis. Paano yung level ng closeness ng dalawa kung i-describe mo? Siguro po parang po, naging comfortable ako sa kanya, gano'n. Nagkaka-text ba kayo hindi everyday? Po, hindi po kami nagkaka-text. Kasi okay. Lagi lang po siyang tumatawag sa akin. Kasi po ako, hindi naman po ako naglo-load. Wala rin po siyang messenger. Ayun, minsan sa Viber lang din po. Kwento ni Ivy, 5 days pa lang silang magkakilala, nagtapat na itong pulis. Ano sabi mo? Sabi ko, nagulat po. Sabi ko, wala ko, akala ko kaibigan lang ako. Sabi ko, okay lang ba kung ano? Kasi kaibigan niya, turing ko sa loob, ko sa ano. Okay lang naman, sabi niya, naiintindihan ko naman. Sabi po niya, kaya ko lang palagay naman yung loob ko. Tumawag siya, sabi niya. Pagdadaan niya po niya ako. Sinabi ko po, sige, basta saglit lang kasi mag-aagabin na rin po niya. Bakit ka pumayag agad? Kasi po, ano po, kaibigan mo po talaga turing ko sa kanya. Yun nga po, and parang napaklose na rin po ako sa kanya. Mm-hmm. Paano ba siya pagkausap? Parang jolly-jolly? Opo, ano po siya, kumbaga nakakasatay po siya sa kabataan po na ano, kahit na rin sa akin. Opo, ganun po siya. Hindi po siya masyadong seryoso. Sinabi po niya, intay po siya, pero nagtatrabaho mo na daw po siya ng security. So, sinabi na po niya sa akin, nakakwento na po niya na marami siyang connection. Ako naman po, natawa po ako kasi akala ko baka someday matulungan niya ako pag nagka-problema man ako. So, sabi niya sa akin, if ever may problema ka, marami akong kakilalang makakatulong sa'yo. Ayun po, dun po ako nag-start magtiwala po sa kanya. Para sa isang ordinaryong tao, malaking bagay ang magkaroon ng kaibigang quote-unquote malakas. Buong akala ni Ivy, naka-jackpot siya. May kaibigan na siyang konektado, maasahan. Ivy was so clueless, so naive. Binibitag na siya ni Roderick Yasay. And here's the clincher. Ipinagmayabang ng husto ni Yasay na siya ay intelligence officer ng PNP. At bilang intelligence officer, siya ay makapangyarihan. Sumasabak siya sa patayan. Every time na ano po, lagi nga po yung sinasabi ko na ito niya. Tapos nakita ko rin po, may album po yun na nakahibang ano, patay na po na mga picture po ng tao. Shock and awe, yun siguro ang naramdaman ni Ivy. Heto na Kuya Mon, ang pagpihit ng kwento. Mga bandang April po, ganyan, mga third week or second week. Kumiram po ako sa kanya na sera. Tinanong ko po sa kanya kung may extra po siya. 5,000. Na-short po kasi ako na nagkasakit po yung baby ko na nag-i-papatetok po sana. So, na-short po kasi ako. Sabi ko po sa kanya kung meron niya. Mabayaran ko doon. Sabi ko niya meron naman. 5,000 pesos. That is all of Yasay's investment in wrecking the life of Ivy. Ang pera ay ibinigay niya sa walang kamuang-muang na si Ivy sa resort. Money lang din po siguro. Kabaya lang ako po sa akin. So, tumanggi po siya, ayaw po niya po nun. Sabi po niya, tulong na lang daw niya sa akin. Tumawag ka sa kanya? Hindi po. Nung siya po yung tumawag, then nagpasalamat lang po ako. Na-end na rin po, hindi na rin po tumabay yung usapan. Ganun lang po kami mag-usap talaga. May mga panahon rin na nakikisuyo si Ivy para ihatid siya sa kanyang pupuntahan. Bakit kailangan sa kanya ka magpahatid? Kasi po, siya lang po yung kaibigan kong parang may sasakyan. Kaya sabi po niya sa akin, tuwing may lakad ako, siya na lang daw kong isama. Kasi ayaw nga po daw niya mag-commute ako dahil COVID nga po. Tsaka hindi pa po ganong ano po ng mga pang ano po na sasakyan. Pero una po, tinatanong ko muna po kung pwede ba siya. Kasi alam ko kung may trabaho siya.
Minsan po tumatanggi siya, minsan pwede rin naman po siya. Natatandaan ko, Kuya Mon, ang tanong mo kay Ivy noong nagpunta siya sa office. Wala talaga kayong naging relasyon? Wala. Same question, ilang ulit ko rin tinanong itong si Ivy. Walang relasyon? Wala po kami ng relasyon. Mm-hmm. Wala po talaga. Up till now, palagay ko nga, talagang si Ivy ay naive o walang muwang. Pag tumatawag siya, ano sinasabi niya sa'yo? Nangangamusta lang po siya. Pag nangangamusta siya, paano mo siyang sinasagot? Kamusta ka ganun? Okay lang, ikaw. Kamusta ka ganun po. Hmm. Tapos, ayun lang po. Wala naman po ang iba na pag-uusapin. Wala namang I miss you. Walang ganun. Wala po. Ilang ulit rin tinanong ni Ivy si Roderick Yasay, may asawa ka na ba? Ang laging sagot, wala. Ang totoo po, meron. Pero bakit ba interesado si Ivy sa marital status ni Yasay? Bakit mo tinatanong? Kasi po nagtataka po ako ba't sa ganyang edad niya, parang wala ba ba siyang asawa, tapos gusto ko ba yung maligaw sa akin. Tsaka siyempre kaibigan ko siya, baka po maibisyo kami, Tapos sabi niya po, wala daw nga po ilang beses. Tapos tinanong ko po muna ng edad po niya, hindi po niya type ng 5. Hindi totoong 35 si Yasay. Siya ay nasa 40s na. Style mo, Yasay, bulok. Sinadya nang isumbong mo kay Tulfo ang tarlak. Pinuntahan ng aming staff ang mga lugar na pinangyarihan ng krimen. Sigon sa salaysay ni Ivy, mahaba at malalim ang panayam ni Karen Alvarez sa biktima at sa ate niya. Para sa ate ni Ivy, naiintindihan niya kung bakit malapit sa mga kaibigang lalaki si Ivy. Sa kanya po kasi, marami siyang kuya-kuyahan. Ang dami niyang kuya, wala po kasi kaming kapatid na lalaki. Pero hindi niya boyfriend daw yun. Hindi po. Kasi po, nilalayto pa nga po niya sa iba yung pulis eh. Tsaka po, yun nga po sabi niya, hindi ako nakakagusto sa mas matanda sa akin. Lumipas ang mga araw, tuloy ang pagkakaibigan ni Ivy at ng pulis. Hanggang heto na nga po, may kakaibang demand na ang pulis. Yung mga ano na po, bandang mga junior, mga July po, bago na pinagsisend po niya ng nudes po. Paano niya sinabi sa'yo? Matawag po siya, tapos... Ano sabi niya? Sabi po niya sa akin, mag-send daw ako ng ubad na larawan niya po. Sabi ko po noon, siyempre ayaw ko po, bakit ba ako magsisend, hindi naman ka boyfriend, wala naman tayo, ano. Nagagalit po siya every time na ganun po. Tapos sabi niya sa akin, saka kalma ganun, mag may kailangan ka, isusumbat na nga po lahat. Kung bakit naman itong si Ivy, tumanggi na nga, abay bumigay rin. Hindi ko naman ano yung po. Mga sinend mong picture at ilan? Tatlo po. Yung nakakabad nga po, ano parang model daw po. Kasi may nakasubo po na masasagin po na parang kinakain. Tapos dito po yung dito po. Mm-hmm. Tapos yung isa po, parang ganun din po. Sa tanang buhay ni Ivy, hindi pa niya nagagawa ang ganoon. Eh, ang tanong, bakit? Ano ang pumasok sa ulo ni Ivy at pumayag siya sa hinihingi nitong manyak na si Yasay? Kukunan mo ang sarili mo, kubad, at ipadadala mo sa lalaking hindi mo naman asawa, ni boyfriend? What gives? Ang paliwanag dyan ay blackmail, Kuya Mon. Sabi raw ni Yasay, pag si Ivy ay hindi nagpadala ng hubad na pictures niya, ipapabarangay siya dahil may utang siyang 5,000 pesos. Sus, Maria Josep! Sabi ko lang nila po niya ako, ipapahiya niya ako sa maraming tao, ganun po. So, natakot po nga po ako sa kanya kasi alam ko po yung kaya niya gawin. Wala po na nanghihingi na siya. Na ano na po sa isip ko na sa akin, kaya niya rin gawin yun. Lalo na marami siyang connection. Ako, ano lang naman akong tao. Wala po ang laban sa kanya. Matapos ipadala ni Ivy ang hubad na pictures niya, hindi na tumawag si Yasay. Ang akala ni Ivy ay matatahimik na siya. Meron po, isang araw na naman nakamusta po siya. Wala tawag naman din. Po ako. Wala naman po siya ibang sinasabi. Hindi yun lang din po. Kamusta? Tapos parang wala pong nangyari. Ba't di mo naisip magpalit ng number nun? Ay, hindi po. Kasi po, alam po niya yung bahay namin. Baka po, puntahan niya ako doon. Tapos hindi ko po alam, may gawin po siyang masama.
Paano niya pala nalaman yung bahay niyo? Ito yung sa kaibigan ko rin po. Kasi ang ester po niya, bago niya ako puntahan, on the way niya po siya. Sasabihin niya na andun na siya. Tapos sa tatawag siya sa akin, sasabihin niya andun na. Hindi po na ako sa labas ng bahay ng Dolor. September 8, nagkasakit ang anak ni Ivy. Muli siyang humingi ng pabor kay Yasay. Kasi nga po, wala rin po akong choice. Yung libid ko po, ipapag-check up sana ang taas po ng labi niya. Pinuubo sa yung sipon. So sabi ko po sa kanya, pwede bang inatid mo kami? Inatid mo lang naman kami. Sabi ko, kung di ka busy, sabi ko po sa kanya. Pumayag si Yasay sa request ni Ivy sa isang matinding kondisyon. Huwag niyo mag-send ko muna ng yung video mo. Sabi ko po, huwag na lang. Sige na, tapos di-bring out na naman po niya yung utang ko na naman po. Tapos nag-block mo na naman po niya. Hintayin mo yung safety na naman bukas sa pababaranggol kita. Magulong po, ipakasundo po niya ako na hindi daw po nagbibayad, mga ganun. Tapos dadamay po yung pamilya ko. Muli, pumayag si Ivy not knowing na lalo lamang siyang pumapasok sa bitag ng halimaw. Sabi ko, tapos maiksi lang po yung send ko na sa 30 seconds lang po. Nagalit pa po siya noon. Bakit daw ang exit? Tapos, okay na yan. Sabi ko naman po. September 9 ng umaga, sinundo sila ni Yasay na ipa-check up ni Ivy ang kanyang anak. Kinagabihan, tumawag na naman itong pulis sa kanya at ang sabi ay pupuntahan niya si Ivy sa bahay nito. Oh, anong gagawin mo dito? Yan ka na naman, sabi ko sa kanya. Tapos nagagalit po siya, balik na balik po rin. Kasi wala na daw po akong time sa kanya. Nagtataka po ako nun, kasi ganun na po. Hindi makamusta nga, hindi mo ako makamusta. Sinasabi po niya nun. Kahit boyfriend ako ito, lalo po siya nagalit. Inumpisa na naman po niya, i-bring out na naman po yung utang ko. Sabi nga po niya naman, may gagawin po lang, hindi maganda. Ganun po, siyempre, kilala ko po siya, police po siya, takot po ako sa kanya, wala naman po akong laban. Ang pagtatalo nila sa telepono ay narinig ng ate ni Ivy. Narinig ko, sumisigaw siya. Tinanong ko muna siya, sinong kausap mo? Sabi niya si Eric. Sabi ko, bakit? Ano sinasabi niya? Yung nakikita ko, yung itsula na nung kapatid ko, parang yung nag-worry na, na-stress na. Ang naririnig ko, ako, ng mama ko at saka yung bunso kong kapatid, stress na ako. Tapos, ini-stress mo pa ako lalo, sabi ng kapatid ko. Dati yun, nakakalabas ako. Tapos bakit mo binablockmail? Ganun na. Sabi ko sa mama ko, huwag mong papalabasin yan. Mamaya, anong mangyari? Masama. Lumuob ulit ako sa kwarto ko kasi nga may ginagawa ako noon. Sabi ko, nasaan si, yung anak mo? Lumabas. Eh, mag-uusap daw sila dyan sa labas. Tapos, sabi po niya sa akin, gagawin daw po siyang hindi ko ako lalabas. Anong gagawin daw niya? Masama daw po sa akin. Mm-hmm. Alam mo naman anong kaya kong gawin. Alam niya po. Pumayag po na makipag-usap sa kanya. Sabi ko po, dyan lang. Dito lang sa harap ng bahay. Tapos, andyan na po pala siya. Malapit na po pala siya nun habang kausap niya ako. Minanduhan siya ng pulis. Pasok sa kotse. Dala ng takot, itong si Ivy pumasok naman. Ngunit may naisip si Ivy. Naisip niyang mag-record ng audio sa kanyang phone. Ba't mo naisip na mag-record? In case po may sabihin siya sa akin, kasi hindi ko nga po nare-record sa phone, may evidence na po ako. Ganon. Pero hindi po talaga naisip na ganun po. Kasi may tiwala nga po sa kanya, kaibigan nga po yung sa recording, una ay humingi ng sorry si Yasay kay Ivy. Ba't siya nag-sorry daw? Kasi nga po, umiiyak nga po ako sa mga nasabi niya. Sinablockmail mo ako, sabi ko po. Yung nasabi ko lang yun, kilala mo naman ako. Sa voice recording, maririnig din na sinabi ni Yasay na may ipapakisuyo siya kay Ivy. Samahan raw siya sa isang intelligence operation para mag-picture at mag-video. Sa madaling sabi, sumama si Ivy kay Yasay. Natakot po ako nun kasi bakit niya po ako dinadamay doon. Hindi po trabaho po niya yun, civilian po ako. Kinakabahan na po ako nung time na po yun. Habang palayo na po ako. Tanong po ako nun, bakit si ganito, ganyan? Tapos nasabi po niya yung pangalan ng may-ari po nung lugar na yun. Meron daw po kasing nagpapagamit daw po siya ng illegal na droga. Tsaka nagpapaputok ng baril po. Di natakot po ako lalo kasi
ma-involve po pala na gano'n. Mm-hmm. Tapos, sabi niya sa akin, magkamatakot, magkaano lang naman tayo, mag-i-spar lang tayo. Motel sa Ramos Tarlac ang diniretso ng kotse ni Yasay. Bakit tayo andito? Mm-hmm. Kasi nga po, tataka na ako. Niloko na po niya ako eh. At sinetlock po niya ako. Ang sabi niya, kailangan na daw po na pasukan yung loob. Mag-stay lang po daw ako doon sa kwarto. So, mag-relax ka lang dyan. Sabi niyo, alam na akong gagawin. Mag-video lang ako dito. Sabi ko po, hindi na ako bababa. Dito na lang ako. Sabi ko po, sa sasakyan. Bahala ka dyan. Sabi niyo, para ka namang ano. Nagagalit na naman po siya noon. Mm-hmm. Tapos, sabi niyo, wait lang. Kunin ko lang yung pangalan ng ano. Sabi niyo, ako po parang nagda-doubt na po talaga ako na. Binigyan siya ni Yasay ng camera para videohan ang paligid. Ginawa naman ni Ivy. Pagkatapos, pinilit siya ni Yasay na pumasok sa isang kwarto sa motel. Matinding tumanggi si Ivy. Ang sabi ni Yasay, kailangang i-review nila ang mga kuha ni Ivy at kailangan raw nilang i-video rin ang loob ng motel. Sa kwarto, kunwari ay pinapanood nila ang mga kinuna ni Ivy hanggang sa pinaghahalik-halikan na siya ni Yasay. May piglas po ako na, doon ka nga, sabi mo, pupunta tayo para trabaho. Last na trabaho mo, hindi mo nga sinabing motel yung pupuntahan natin. Sabi ko, trabaho lang naman, ba't nakita ko na sa iyo may report? Tinutulak ko po siya noon. Mm-hmm. Nakapatong po siya sa akin eh, nakaano po siya na dito. Ito pong dalawang ano ko, dikit sa kanya. So hindi po ako makapiglas. Maingay po talaga ako noon. Kung narinig niyo rin po, kaso po, sabi niya, huwag kang maingay, mag-burn out tayo dito. Kasi daw po, nag-survey nga daw po siya. Sabi, eh bakit gusto mo akong galawin? Bakit pinipilit mo ako? Sinasabi ko pa po sa kanya. So wala po, puro lang po siya, halik lang po siya nangalik. Tapos, ayun po, minalitan na po yung dibdib ko po. Tapos ayun po, iyak na po ako na iyak na. Habang nangre-rape si Yasay, ang sinasabi niya ay isa siyang police on a mission. Sa style nitong si Yasay, malinaw, veterano siya. Hindi veteranong polis, kundi veteranong rapist. Tapos, pasensya na po. Sige lang. Tapos after po nun, ayun po, nakuha na po niya yung gusto niya. Nung mga uli, nalaban ka pa ba, Gina? Opo, nalaban po talaga ako nun. Mm-hmm. Inaano ko pa po nga siya nun, sinusuntok po yung likod niya. Kaso sabi pa po niya sa akin, yung pension daw po niya, mapupunta sa akin if ever naging kami. Wala akong pakailam sa pera mo, sabi ko sa kanya. Kuya Mon, kasama si Ivy, pinuntahan namin ang motel na pinagdalhan sa kanya ni Yasay. Habang papalapit kami sa lugar, rinig at kita kong pabigat ng pabigat ang hinga ni Ivy. Halos ayaw niyang tingnan ang lugar at walang tigil sa kakakutkot ng mga sugat sa kanyang kaliwang kamay. Did Ivy have any realization at this point in all of this? Opo, siguro nagkamali ako na nakapag-send ako sa kanya ng mga hubad na larawan. Pero wala naman po siyang kapatanghalain po ako. Hindi ko naman po binusto yung ginawa niya. Sabi ko po na ano po ako, bakit kasi nag-send ka? Hindi mo ka relasyon. Eh, hindi ko naman na po siya masisi at nangyari na. Tapos, nag-send ka pa ng yun nga, yung video nga po. Matapos sa motel, dito mismo pangalawang beses na pinagsamantalahan ni Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay si Ivy. Dito niya ipinarada ang kanyang sasakyan dahil madilim noong mga oras na yon at wala masyadong mga tao. Inuulit na naman po niya doon yung ano, yung baril po niya, nasa tabi ko lang po eh. Basta ang sabi po niya, alam ko na daw kung anong kaya niyang gawin. Iyak na lamang ng iyak si Ivy. Wala na siyang lakas. Si Yasay, sa kabilang banda ay saya-saya pa po niya yun, namang ginagawa po niya sa akin. Sabi po niya, paglabas ko sa sakyan, huwag daw po ako maingay, ganun. Matama pa po siya. Niloko pa po niya ako, sabi niya, baka di na daw ako makalakad. Mga kaibigan, yan po ang dahilan kung bakit sinabi ko sa simula pa lang ng ating episode
na si Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay ay halimaw. He is a monster pouncing on hapless preys. Pagpasok sa bahay, panay pa rin ang iyak ni Ivy. Pero hindi siya nagkwento kahit kanino sa kanyang pamilya. Po yung kapatid kong bunso, siya po ang nakarinig na umuwi itong kapatid kong ito. Umiiyak, humahagulgol na. Mm-hmm. Tapos, hindi ko naman po alam at hindi ko naririnig dahil tulog na po ako. Niligo po ako agad nun kasi mga feeling ko, lumilumig na. Ilang araw na nahimik si Ivy, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang katauhan. Ang nasa isip niya, wala namang mangyayari kung magkikwento siya o magsusumbong. Tapos inisip ko po ang papaabutin ko pa sa court. Wala lang din kasi hindi rin naman kami ganun kayaman para ano. So hindi rin kaya, tapos magiging babigat ba ako sa family ko ever. Hindi ko po agad na sinabi. September 12, hindi sinasadya, nalaman ng ate ni Ivy ang nangyari. May sakit po yung anak niya, tapos sinisigawan niya. Sabi ko, sobra ka naman, bata yan. Nai-stress na nga ako. Nagtalo po kami, pinagsabihan ko po siya. Hindi mo kasi alam yung nangyari, puro po siya ganun. Nainis po ako. Sabi ko, paano ko malalaman kung di ka magsasabi? Nagsasabi ka sa mga kaibigan mo, sa aming family mo, hindi. Tapos po, sinabi niya, nang pumasok po siya ng kwarto, hindi mo ba alam, sabi niya. Na-rape ako, sabi niya po. Actually, binato niya pa po yung phone sa akin. Andiyan lahat yung ebidensya. Ang ate ni Ivy ang nagtulak sa biktima na mag-file ng kaso laban kay Roderick Yasay. Natatakot ako. Bakit ka natatakot? Madami siyang connection. Yun nga, nabanggit niya si General. Tapos, pakita nga yung mga pinapatay niya. Sabi ko, hindi naman niya gagawin yan. Sabi ko, tsaka pag hindi ka nagsumbong, gusto mo ulit-ulitin sa'yo yan. Eksakto ang sinabi ng ate ni Ivy. Pag hindi siya nagsumbong, malamang uulit ang pulis. Hindi siya titigilan, hindi siya patatahimikin. Kung alam ko lang po sana na may utang siyang 5K sa pulis na yun, sana po hindi po nangyari yan. Though, hindi ko po siya sinisisi pero pinagsabihan ko po talaga siya na sana nag-open ka. Magsisihan man, nangyari na ang nangyari. Ang importante ngayon, ipaglaban ni Ivy ang katarungan. Free herself from the spell of fear that Yasay has cast on her. Kasama ang kanyang ate, dumulog na si Ivy sa pulisya. Maagap na inaksyonan ng Ramos Tarlac Police Station ang reklamo ni Ivy. Ang mismong chief ng Women and Children's Protection Desk na si Police Staff Sergeant Mary Jane Ilaya ang nag-assist sa kanya. September 13 na i-file ang kasong rape sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Nakapag-file na rin ang administrative case na Ivy sa tulong ng Ramos Police Station. Ito nga po si Prosecutor Aladdin Bermudez Jr., Chief ng Provincial Prosecutor's Office ng Tarlac, ang nag-administer ng sinumpaang salaysay ni Ivy. Pero bakit asiwa ang pakiramdam ni na Ivy kay Prosecutor Bermudez? Kaya po pala nung araw po na yun na nag-file pa ng kaso, sabi ko, hinihintay na ako. Hinihintay ka na ni prosecutor, Bermudez, ganun. Magpasok ka po nun. Alam niyo po yung parang nakikipagbiroan lang sa'yo, ganun. Hindi naman ganun pinakinggan yung side mo. Gabi ng September 12, matapos mag-report si Ivy sa Ramos Police Station, dumating si Yasay sa bahay nila. Ang ate ang nakipag-usap sa pulis. Gusto kong makausap si yung kapatid mo. Siyempre po dahil kinabahan po ako agad kasi pulis yun. Baka may hawak siyang baril at baka pag pinagbuksan ko ng tsaka hindi ko po talaga pagbubuksan ng gate, pinagsarang ko pong pinto. Sobra po hanggang 9 to 10:30 yung pong stress na stress po kami, natatakot po kami. Hindi ko na din po nagawang tumawag ng pulis. Hindi ko na po alam yung gagawin ko kasi umiiyak na din po yung bunso kong kapatid, baka daw nga po rat-ratin kami. Mula noon, mukhang nilapitan na nitong si Yasay ang mga koneksyon niya. Halimbawa, nahirapan silang kunin ang resulta ng medico-legal exam ni Ivy. Totoo kayang may kamag-anak si Yasay na mataas na opisyal ng Tarlac Provincial Hospital?
Tapos yung medical legal nila, hindi ko parang yung ano, yung result hindi ganoon ka-detailed. Hindi conclusive yung yung pagkaka-explain. Tapos bago nila kunin yun ng mga pulis, ang sabi pa nila, wala naman daw test na gano'n. Parang hindi naman daw na-test yung kapatid ko. So buti na lang po yung head ng investigation, na-picturean niya po yung letter na binigay sa kanila. Tapos po pinakita niya, maya-maya po meron na po yung result agad. Mismo mga taga Hall of Justice ang nag-warning sa atin ni Ivy tungkol kay Prosecutor Aladdin Bermudez Jr. Lapitan nyo na lahat ng kakilala nyo, pwede nyo lapitan. Sabi po, bakit po niluto na yung kaso sa loob? Tapos ang sabi po niya, na nakita ko nga si Yasay, kala mo maaamong muka. May pagganan-ganan pa, sabi niya. Tapos kinausap niya si prosecutor. Kaya niluluto na yan, sino bang prosecutor na yan? Si Bermudez, ay nako, niluto na yan. Siyempre po, nakinabahan na po ako kasi sabi ko po, paano magiging fair yun kung luto na pala? Nagpunta sila ni Ivy kasama ang kanilang nanay kay Prosecutor Bermudez. Sasabihin nila sa prosecutor na sana ay maging patas ang pagdinig sa kaso. Pagbunta namin doon, parang alam niyo po yung itsura na parang ano na po, una pa lang alam mo na kung sino pinapanigan. Tapos sabi po niya ano, nakiusap daw po sa kanya si General Bartolome na siya yung humawak ng kaso. Sinag-iisip niya ako, alam mo, iha, mag-isip ka bago pa madrag yung name mo sa ano, kasi ikaw lang din masisira. Ganun, ang ganda ko daw po, tapos maganda yung katawan ko. Mm-hmm. Ayun po pala, nakita na po niya yung mga picture po. Yung prosecutor? Ako po. Ayun po niya, siguro sinabi yun, parang nangaasar pa po. Dahil ang pakiramdam ni na Ivy ay bumabangga na sila sa pader, lumapit na sila sa isumbong mo kay Tulfo. Gusto lang po sana namin, sir, ano, maging patas po yung magiging trial patas sa ano siya. Po, saka po maparusahan po yung pulis na yun kasi po talaga pong hindi naman po ano yung ginawa niya sa kapatid. Ang gusto po namin, siya na po yung huling biktima kasi alam ko po, gagawin at gagawin niya sa ibang ano kasi po marami na rin pong reklamong abuso daw po doon. Marami na ba siyang nagawa ng gano'n? Yun po ang sabi po. Kaya po may mga nagsasabi din pong mga polis, ituloy daw po yung kaso kasi alam po nila na aareglo lang po dahil po sa connection niya. Ayon sa Intelligence and Investigation Division ng Internal Affairs Service, meron ngang administrative case si Yasay. Grave irregularity in the performance of duty noong 2018. Pero na-dismiss ang kaso. Kuya Mon, sinubukan din natin kunin ang panig ni Police Chief Master Sergeant Yasay. Nakisuyo tayo sa Tactical Operations Center ng Tarlac Provincial Police Office. Ito ang pinaabot niyang mensahe sa atin. Ang advice po niya, kasi kinausap namin kung willing niyang ibigay. Yung number niya. Ang ano na lang niya ma'am is haharapin na lang daw niya sa ano sa yung admin at saka criminal case niya, ma'am. In short, sir, ayaw niya pong ibigay yung kanyang panig sa anong tanggapan. Yes, ma'am. Mm-hmm. Nagpadala din tayo, Kuya Mo, ng text message pero deadma lang ito. Baka magkaroon ng kwan ito eh. May kulay sa Tarlac. Dito natin ihahain saan ito. Kinumpronta ko sa telepono ang mokong na si Prosecutor Aladdin Bermudez Jr. Prosecutor, magandang hapon ho. Magandang hapon po. Opo, ano na po, kumusta na po yung kaso na rape tungkol kay Chief Master Sergeant Roderick Yasay? Nag-counter affidavit po last ito mga Monday at Tuesday. May nakapagsabi na niluluto daw ninyo yung kaso? Nag-subscribe po ako sa counter affidavit. O, kasi mayroon kayong sinabi raw sa kanya, eh si ma'am kasi maganda ang mukha, maganda pa ang katawan. Para ang dating po dyan, ang dating sa pamilya, kinakali, mukhang pinapanigan ninyo yung polis. Hindi po, nagpahasin po ako na counter affidavit nila sa salaysay ng ano. Na ano po? Anong counter affidavit? Ano po yon? Ayun po, may counter affidavit na po sila. Naroon po yung dependa ng ano, responded. Oo nga, kaya nag-alala sila dahil sabi mo raw in-approach ka rin ni General Bartolome. Ano ba yan? Hindi na po, wala po.
Wala naman po. Kinuha namin yan. Binabantayan namin yan dahil mukhang ikaw ay kaibigan ng pulis, ha? Hindi na lang po. Kung ano po, di mag-inhibit na lang po kami. O, mag-inhibit ka na lang. Ha? Okay. Sige. Okay. Sige po. Okay, okay po. We did a quick search on Prosecutor Aladin Bermudez Jr. May mga kaso na pala ang taong ito. Ang isa ay direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Noong 2004, inaresto siya ng NBI. Pinipirahan niya ang mga complainant sa isang illegal recruitment case. Tapos naging happy pa siya ng Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Wow, ha? What staying power, ha? Huh? Habang patuloy sa pag-assist kay Ivy ang aking staff, kinausap ko si Justice Secretary Minardo Guevara. Natatakot kasi yung victim. She wants a fair investigation. Eh parang nilalakad daw ni General Bartolome, yung former PNP chief. Ano ang gusto mangyari? Painhibit? There should be a motion to that effect. Okay. Kung may manifestations ng partiality, edi ipa-inhibit na, and then we will just assign that case to someone else in the region perhaps. So mag-motion to inhibit and then copy furnish DOJ. Okay. Thank you. We'll do that. Sige. Thank you very much, Mr. Secretary. Bye-bye. Andito tayo ngayon sa Tarlac Provincial Internal Affairs Service kung saan nagaganap ngayon ang hearing ng administrative case na isinampa ni Ivy laban kay Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay. Ayon kay Police Executive Master Sergeant Ramon Zipagan, ni reassign na raw si Yasay sa Tarlac Provincial Police Office Holding Unit habang may kasong administratibo laban sa kanya. Samantala, kakaiba na pala ang epekto ng mga pangyayari sa isip ni Ivy. Tirasak lang ngayon sarili ko. Feeling ko po kasi kasalanan ko. Parang gumagaan po yung love ko na kasalanan mo naman, deserve mo yan, gano'n. Minsan nga po, parang na lang eh, dapat gusto ko na lang umalis na lang, gano'n. Pakamatay. Ano lang po yung isip ko na ganun na lang palagi. Parang sakit na nga ng pinagdaanan ko nung Pasko. Mas masakit na naman pala yung pagdadaanan ko ngayon. Ganun. Parang lagi na lang ako yung ano. Siyempre, nadadamay ko yung pamilya ko. Ganun. Parang pabigat lang mo ko sa kanila. Kaya mas mabuting takbusin na lang. Ganun mo yung iniisip ko. Kaya pinaparasahan ko yung sarili ko na ganito, magsubat na lang, ganyan. Kasi yun lang naman po yung magagawa ko para maibigan po yung naramdaman ko. Mga kaibigan, alam ko po, halo-halo ang opinyon ninyo sa nangyari sa biktima. Siya kasi sasabihin nyo. Victim blaming ang tawag dyan. Paninisi sa biktima. Kasalanan ng biktima ang lahat. We disagree. Victim blaming is wrong. Sige nga po, kapag ang isang babae ay nagsuot ng miniskirt at low neckline, gagaasahin mo na. Yes, si Ivy ay nakagawa ng mga maling desisyon. Perhaps out of naivete o dahil sa takot o dahil sa lahat ng ito. Still and all, ang kriminal na lumabag sa batas ay ang rapist, hindi ang rape victim. Ang halimaw ay si Police Chief Master Sergeant Roderick Yasay, wala nang iba. Hindi nga siya dapat maging bahagi ng isang malayang lipunan. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo.